mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ako nga pala si Rika. Isa akong OFW na hangad ay umasenso sa buhay. Nalaga pa lang ako nang magsimulang makipagsapalaran sa ibang bansa dahil na rin sa hirap ng buhay namin sa Pilipinas. Aaminin kong wala pa akong karanasan ng mapunta doon. Walang karanasan sa trabaho at syempre sa pakikipagnobyo. Ngunit dahil sa gusto kong umasenso ang buhay, ay lakas loob akong ng ibang bansa. Para na rin balang araw ay maiahon ang pamilya ko sa kahirapan. Mabuti na lang ay nung panahon na yon ay may tumulong sa akin upang matupad ang aking pangarap. At dahil sa kanya, ay isa akong sa napunta sa bansang aking inaplayan. Noong una ay akala ko na pagdating ko doon ay may papasukan na akong trabaho. Ngunit nagulat na lang ako nang sabihin ng babaeng sumundo sa akin sa airport na maghahanap pa daw ako doon ng trabaho. Kaya naman iyon ang ginawa ko. Sinamahan naman niya akong maghanap. Pero sadyang mailap lang siguro talaga sa akin ang pagkakataon. Kung kaya't medyo nahirapan akong mapasok. Sa katunayan, kung ano-ano na ang trabaho ang inaplayan ko doon. Subalit ni isa ay walang tumanggap sa akin. Hindi ako nakagraduate ng college. Pero nakatuntong naman ako hanggang second year. Kaya inaasahan ko na medyo magiging maganda ang mapapasukan kong trabaho doon. Subalit sa naranasan ko ay hindi pala ganun kadali ang makahanap ng magandang trabaho doon. Kung kaya't kahit katulong ay pinasok ko na. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Ngunit hindi pala ganun kadali ang maging katulong sa ibang bansa. Lalo pa't maselan ang naging amo ko. Halos araw-araw ay chine-check niya ang trabaho ko. At sa katunayan ay wala na nga akong pahinga dahil maya't maya niya ako kung utusan. Kaya naman dahil doon ay malaki talaga ang ibinagsak ng katawan ko. Sapagkat puyat, pagod at gutom ang nararanasan ko sa piling ng mga naging amo ko. Wala naman akong karapatang magreklamo noon dahil natatakot ako na baka pauwiin nila ako sa Pilipinas. Kung kaya't nagtiis ako sa ganong sitwasyon. Hanggang sa may dumating na nagpabago ng buhay ko. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Ang araw na kung saan binigyan ako nila Madam ng day off. Hindi pa nga ako makapaniwala noon na pinapayagan nila akong lumabas ng araw na yon. Sa 6 na buwan ko na kasing pagtatrabaho sa kanila, ay 2 beses pa lang yata akong nakalabas. At iyon ay kasama pa sila. Kaya nga hindi ko nun talaga akalain na hahayaan nila akong makalabas mag-isa. Kaya naman ang araw na yon ay agad-agad akong gumayak at naisipang pumunta sa mall. Gusto ko kasing bumili ng mga gamit ko, tulad ng lipstick at makeup, para naman sa tuwing magde-day off ako, ay kahit papano ay magmukha muli akong tao. Sa 6 na buwan ko kasing paninilbihan kila Madam, ay niminsan ay hindi na nakatikim ng kahit anong kolorete ang mukha ko. Hindi naman sa bawal mag-ayos. Mas pinili ko na lang din talaga na hindi mag-ayos noon. Dahil palagi lang din naman akong nasa loob ng bahay. Kaya naman sa pagkakataong yun ay hindi na ako nag-aksaya pa.
binili ko ang mga bagay na nagustuhan ko. Kumain ako sa isang fast food, kahit pa malungkot, dahil mag-isa lamang ako. Bigla ko tuloy na miss ang pamilya ko, habang kumakain ng chicken joy at spaghetti. Naalala ko tuloy nang huli ko silang makasamang kumain. Medyo may katagalan na rin pala. At alam kong may itatagal pa yon, dahil matagal-tagal pa akong makakauwi. 3 years kasi ang kontrata ko kila madam. At ang plano ko ay maghahanap muna ako ng ibang trabaho bago umuwi ng Pilipinas. Nasa ganun akong wisyo nang biglang may lumapit sa akin na isang lalaki. "Hello, miss. How are you? Are you Pilipina?" Tanong nito sa akin. Umiti lang naman ako dito. Napansin ko na kaya siguro niya nahulaan na ako ay isang Pilipina ay dahil sa kinakain ko. "Yes, I'm Filipina. Why? Is there any problem?" Masungit kong tanong dito. "Nako, wala naman kabayan. Sa totoo lang, kanina pa kita pinagmamasdan eh. Mukhang nag-iisa ka yata. Bago ka pa lang ba dito?" Tanong nito. Noong una ay nag-aalinlangan pa akong makapagkwentuhan sa kanya. Pero sa huli ay naging panatag na rin naman ang loob ko sa lalaki. Nakipagkilala ito sa akin at nalaman kong Randy ang pangalan niya. May 10 taon ang tanda nito sa akin at base sa kanya ay matagal na daw siyang nagtatrabaho doon bilang isang engineer sa isang construction company. Ngunit tulad ko ay madalang lang din daw siyang nakakalabas. Marami pang bagay ang ikwinento sa akin si Randy. At simula noon ay naging magkaibigan na kami nito. Nagpalitan din kami nito ng number. At talaga namang walang araw na hindi ako kinukumusta niya. Madalas din kung magkita kami ni Randy sa tuwing day off namin. At dahil doon ay nagkagaanan kami nito ng loob. Hanggang sa nauwi na nga sa isang relasyon. Mabait kasi si Randy. Bukod doon ay maalalahanin ito. Madalas din kong bigyan at bilan niya ako ng kung ano-ano. Bagay na nagustuhan ko talaga sa kanya. Kaya naman nang magtapat ito ng nararamdaman sa akin, ay sinagot ko siya. Kahit pa ang totoo, ay hindi ko pa talaga siya lubos na kilala. Isang araw, habang day off ko, ay niyaya ako ni Randy na lumabas. Buong akala ko nga noon ay maglilibot lang kami sa park. O kaya naman ay manonood ng sine sa mall. Ngunit laking gulat ko nang dali niya ako sa tinitirhan niya. "Ano ang ginagawa natin dito? Akala ko ba maglilibot tayo?" Tanong ko sa kanya. "Oo nga. Kaso, naisip ko na mas mabuting dito na lang muna tayo sa apartment ko. Tutal naman may TV dito. Pwede tayong manood ng mga movies. Isa pa, umorder na lang tayo ng pagkain na gusto mo." Pahayag nito. Wala naman akong nagawa sa bagay na yon. Kahit pa ang totoo, ay kinakabahan talaga ako sa pwedeng gawin sa akin ni Randy. Lalaki ito at dadalawa lang kami sa apartment niya. Kaya alam kong darating kami sa puntong yon. Ngunit ng mga sandaling yon, ay hindi ko alam kung handa na ba akong ibigay kay Randy ang sarili ko. Lalo pa't first time ko palang nagagawin yon. Kaya naman habang nasa apartment niya ako, ay panay ang layo ko dito. Subalit kahit anong pilit kong dumistansya sa kanya, ay para namang nananadya ito. Hanggang sa
hindi ko na nga napigilan ang kamay niya na lumalandas na sa katawan ko. Nang mga oras na yon ay umiinom kami ni Randy habang nanonood. Maya-maya ay tumayo ito at tila may kinuha sa damitan niya. Pagdating nito ay nagulat na lang ako nang may hawak na siyang isang maliit na kahon. Nasa palagay ko ay lalagyan yon ng alahas. Hindi naman ako nagkamali nang buksan niya yon. At hindi ako makapaniwala nang sabihin itong pinili daw niya talaga yon para sa akin. First mansari nga pala namin nung araw na yon. At sa totoo lang ay nakalimutan ko na yon. Kaya pala inaya niya ako sa apartment niya. Para daw masolo naman niya ako. Isinuot sa akin ni Randy ang kwintas na binili niya. At pagkatapos ay naramdaman ko na lang na dumampi ang mga labi niya sa aking tenga. At saka bumulong na, "Nagustuhan mo ba, Rica?" Tumango lang naman ako. Pero ang totoo ay iba na ang pakiramdam ko. Para bang nilalagnat na ako sa taas ng init na nararamdaman ko. Sa susunod, ikaw naman ang bibilin ko sa'yo. Bulong muli nito. Dahilan para mas mag-init ang katawan ko. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ganon ang pakiramdam ko. Lalo pat nang maramdaman kong dumadampi na ang labi ni Randy sa leeg ko, papunta sa labi ko. Hindi ko naman alam noon ang gagawin. Kaya imbes na pigilan ito, ay nagpatianod na lang ako sa agos na nagaganap sa amin ni Randy. Wala akong experience sa bagay na yon. At alam kong alam yon ni Randy. Pero si Randy ay mukhang may karanasan na ito. Dahil sa kilos at galaw niya, ay parang alam na alam niya ang ginagawa niya. Basta, sumunod ka lang sa mga gagawin ko sa'yo. Bulong muli sa akin ito, sabay yaya niya sa akin sa kama niya. Para naman akong bata nun na sumusunod lang sa kanya. At aaminin ko na talaga namang lahat ng ginawa niya sa akin ay nagustuhan ko. Noong una ay nasaktan ako. Pero hindi nagtagal ay napalitan naman yun ng tila pakiramdam na hindi maipaliwanag. Hanggang sa dumating na nga sa puntong, tila ayoko nang tumigil. Dahil sa ligayang aking nararamdaman. "Nagustuhan mo ba yung ginawa natin?" Tanong nito nang matapos kami sa naganap sa aming dalawa. "Oo naman. Masakit, pero nagustuhan ko." Wika ko dito. Nakita ko namang napangiti si Randy. Kaya ang namagitan sa amin yon ay naulit ng naulit. Hanggang sa tila naka-schedule na sa tuwing day off namin. Sa totoo lang ay masaya ako sa tuwing kasama ko si Randy. Buong akala ko nga nun ay ito na ang lalaking magsasalba sa akin sa kahirapan at mag-aalis sa sitwasyon ko ngayon. Ngunit sa paglipas pa ng mga buwan, hanggang sa bumilang na ang ilang taon, ay unti-unti itong nagbago. Lalo pa nang sabihin ko sa kanya na plano kong umalis na sa pinagtatrabahuhan ko para maghanap ng ibang mapapasukan. Hindi naman siya tumutol. Ngunit pakiramdam ko ay wala itong pakialam. Bukod doon ay nagulat talaga ako nang itanong ko sa kanya na kung pwede ay sa kanya muna ako tumira habang naghahanap ako ng trabaho. Total din naman kako ay mag-isa lang siya sa bahay. "Ano, Rica? Pasensya na, hindi pwede eh. Bawal kasi dito yung nagsasama ng hindi pa kasal.
papayag naman ito. Eh di ba para naman na tayong mag-asawa? Tugon ko naman sa kanya. Oo nga, pero hindi pa tayo kasal. At kung sakaling mahuli nila tayo, eh wala tayong papel na ipapakita sa kanila na sa katunayan ay mag-asawa tayo. Tiyak sa kulungan pareho ang bagsak natin noon. Pahayag pa nito. Wala naman akong nagawa sa sinabi niyang yon. Dahil ang totoo ay may point siya doon. Kaya naman bago umalis ng bahay ng amo ko, ay nagdesisyon akong mangupahan na lang muna ng matitirhan sa labas habang naghahanap pa ako ng trabaho. Total naman ay nangako si Randy na hindi niya ako pababayaan. At siya na daw ang bahala sa bayad ng uupahan ko. Kaya naman umasa ako sa lahat ng sinabi ni Randy. Ngunit hindi nagtagal, ay parang bula na lang ito na biglang nawala. Pinuntahan ko naman ito sa apartment niya para alamin kung bakit hindi na ito nagpaparamdam pa sa akin. Ngunit pagdating ko doon ay ibang tao na ang nadatnan ko. At ang masakit ay mula dito ay nalaman kong umuwi na pala ng Pilipinas si Randy. Dahil may sakit daw ang anak nito. Tila nabingi naman ako sa huling sinabi ng lalaki. Hindi ko kasi alam na may sarili na palang pamilya si Randy sa Pilipinas. Kaya pala ganun na lang ang naging reaksyon niya nang itanong ko sa kanya kung kailan niya ako pakakasalan. Dahil ang totoo ay kahit kailan ay hindi na niya ako maaaring pakasalan. Napakalaking tanga ko para maniwala dito na binata siya. At ang masakit ay tila nakuha lang niya ako dahil sa mga material na bagay na ibinibigay niya. Hindi talaga ako makapaniwala na naloko lang ako ng isang tao na kababayan ko pa. Napagkatapos makuha ang lahat-lahat sa akin ay hayun, babalik sa totoong asawa niya. Ginawa lang pala niya akong taon dito at panakipbutas sa tuwing namimiss niya ang asawa niya. At ang pinakamasakit ay pinaasa at pinasakay lang niya ako para makuha ang nais niya sa akin. Simula naman noon ay naging wais na ako pagdating sa aking nararamdaman. Mas inuuna ko na ang isip kesa puso dahil mahirap nang maulit ang nangyari sa akin. Pagkatapos naman ng kontrata ko at matagal na pag-a-apply, ay maswerte rin akong natanggap sa isang salon bilang isang receptionist. Magandang pakinggan ang trabaho ko, pero may kaliitan ang sweldo. Kaya naman para mabuhay at mabili ang mga gusto ko, ay pumapatol na ako sa mga lalaking may pera, katulad ng mga kasama ko sa trabaho. Sa panahon kasi ngayon, kung hindi mo gagamitin ang iyong isip, ay kawawa ka. Lalo pa't makakatakbo ka ng katulad ni Randy. Nagagawin ka lang panakit putas. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nawa ay nakapulot kayo ng aral sa istorya ko.